하느님이 제일 좋아하는 사람이 가난한 사람들이고요. 그리고 또 꽃 중에서는 가장 가난한 꽃이 민들레입니다. 민들레는 잡초지만 아름답게 피고 그리고 증오심을 품지 않고 아낌없이 자기를 남을 위해서 다 내어주는 그런 꽃이기 때문에 노숙하는 사람, 감옥에 갇힌 사람, 가난한 사람들이 바로 민들레처럼 살면서 새롭게 살아났으면 좋겠다는 생각으로 민들레 국수집이라고 이름을 지었습니다. Dito po sa Laloma, makikilala na natin ang isang taong may ginintuan at malaking puso. Excited na kayong makilala siya? Ako rin. Tara na. Tao po. Hello. Magandang hapon po. Nandiyan po ba, Sir Peter? Ah, tara. Tara, pasok. Siya si Xie Yongnam o mas kilala sa tawag na Sir Peter. Taong 2003 nang itinatag niya sa lungsod ng Incheon sa South Korea ang Mindiole Doksojib na ang ibig sabihin sa Ingles ay Dandelion Noodle House. Isa itong soup kitchen para sa mga kapuspalad niyang mga kababayan. Hello! 2013 naman nang itinayo ni Sir Peter ang Mindiole Doksojib sa Laloma sa Caloocan na isa ding tutorial center para sa kababayan nating mahihirap.22살에 수도원에 들어가서 25년간 수도 생활을 하다가 47살에 세상으로 나와서 가장 소외되고 가난한 노숙하는 사람들, 감옥에 갇힌 사람들을 돌보는 일을 하다가 이제 어느 정도 자리를 잡고 나서 필리핀에 눈을 뜨게 됐어요. 그래서 나보타스에 와서 보고 너무도 가슴이 아팠습니다. 그래서 이 필리핀에도 민들레 국수집 스타일의 그것을 좀 나누고 싶어서 필리핀의 민들레 국수집을 시작하게 됐는데 왜 그런가 하면 우리는 형제이기 때문에 그렇습니다. 한국 사람이지만 필리핀 사람도 하느님의 자녀고 한국 사람도 하느님의 자녀고 그래서 동생이 아니면 가족이 어려운데 가만히 있을 수가 없죠. 그래서 본 다음에는 당연히 도와야 된다 생각하고 작은 것이지만 필리핀에 한국의 따뜻한 마음을 좀 나누어 주고 싶어서 오게 됐습니다. 대표님 ang tawag kay Sir Peter ng mga bata sa Navotas. Ibig sabihin nito ay President. Sa kasalukuyan, merong 88 estudyante ang natutulungan ng kanyang feeding program. Namimigay rin siya ng scholarship sa mga bata rito. Nagpapasalamat po ako kay Deputy po dahil po nabigyan niya po ako ng pagkakataon na makasali dito. Saka po, binigyan niya po ako ng sponsor. Saka po, kung hindi po ako kasali dito, hindi ko po makikilala lahat ng kaibigan ko. Maraming salamat po kay Deputy dahil tinulungan niya po kami na mapagawa ang bahay namin. Araw-araw po kami kumakain ng libre dito sa Mindoro. Ang masasarap. Seasonal 살아보면 참 놀라운 것이 나 같은 사람을 하느님이 엄청 좋아하고 사랑해 주고 그런 것을 제가 체험을 했는데 이것을 안 나누어 주면 사는 게 재미가 없죠. 그래서 당연히 이제 힘든 사람들, 어려운 사람들 곁에 있어주고 싶고 그것은 어떻게 하면 그 사람들이 다시 살아나는 걸 이제 볼 수 있는데 그래서 그걸 나누고 싶죠.
Pati mga pamilya na walang makain, welcome sa kanilang soup kitchen. Nakakakain sila ng libreng pananghalian dito mula Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat naman po kami kasi sa araw-araw ng pagkain po namin sa tanghalian, magkano din po yun. Yung anak ko naman po na panganay, may diferensya po sa tenga. Tapos kung kani-kanino ko po siya nilapit ng mga sa gobyerno po, mga mayor, hindi pa po sapat kasi mahal po yung hearing aid po. Hanggang sa si Sir Peter na po nagbigay ng hearing aid po, dalawa pa po yun. Nagpapasalamat po ako kay Sir Peter dahil po sa kanya. Nagkaroon po kami ng bahay, may kinakainan po kami, at saka hindi na po ako gaano po naghihirap, hindi po tulad dati, problema ko po yung isasaing namin. Kaya naisipan ko po na yung pangalan ni Sir Peter ay ipangalan po sa aking bunsong anak. Pag nagpahiram po siya ng pera, wala po siyang tubo. Napakabait po talaga ni Sir Peter. Yung ginawa ko po dun sa pinahiram sa akin ni Sir Peter na pera, pinang down payment ko po sa upa at saka pinandagdag ko po ng konti sa puhunan. 그리고 이런 일을 하는데 돈이, 머니가 그렇게 중요하지가 않아요. 많은 사람들은 돈이 있어야 다른 사람들을 도울 수 있다고 생각하고 사람이 많아야 다른 사람을 도울 수 있다고 생각하거든요. 그래서 많은 사람들이 그 못하는, 하기 어렵다고 생각하는 게 돈이 없고 인력이 부족하고 해서 못한다고 하잖아요. 그런데 저런 걸 보면 혼자서도 그죠? 벌려나가고 그리고 또 돈이 없어도 그냥 굴러가는 이런 놀라운 일들을 체험하게 되죠. 그리고 또 돈이 없어도 그냥 굴러가는 이런 놀라운 일들을 체험하게 되죠. Ang ilan sa mga anak ng mga nanay na volunteer, tinutulungan din ni Sir Peter sa pag-aaral. Nanggagaling ang kanilang pondo sa pinagsama-samang donasyon ng mga kababayan ni Sir Peter at sarili niyang bulsa. He's a very famous guy in Korea. For the already he has a mindele guksu chip in Korea for certain years old. I just respect to him. I just follow him. I just listen to him, what he wants, what he will do. Because he always goes the right way. Sir Peter, I can say he's the best people in the world. He helped to many people. Bukal po sa kanyang kalooban ang pagtulong niya sa amin. Dahil kahit sino po yung lumalapit sa kanya, hindi po niya napaghindian. Although may mga Pilipino din na handang tumulong, pero iba yung nakikita ko sa kanya na kahit walang kapalit, na alam niya na yung sarili nilang pera nang gagaling yung tinutulong dito, gagawin niya lahat para matulungan niya yung mga Pilipino. Hindi kami after doon sa malaking kinikita kasi masaya kami dito. Nakikita namin kung gaano kalaki yung puso niya sa mga mahirap. Ano pa kami kung tumulong din kami. Ay, ayan! Oh, may dog sila. Hi! Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! I'm Love. Love? My name is Love. You're Sir Peter? This is Peter. Oh, Peter! Thank you so much for doing this for the Filipino people, for the Filipino children. I love you. Oh, you're just, that's so nice. We're so grateful. We're so happy. May God bless you every day for doing this. Good. My wife and anak. Anak. In Korea. Oh, okay. Another home is feeding. Oh, so the whole family is doing this? Yes. Oh, wow. Naku, meron na kayong room sa ano, heaven. The Lord is happy about it. Si Kuya Peter, personal siyang tumutulong sa pagpe-prepare ng pagkain ng mga bata. Kasi bukod po doon sa tutorial na ibinibigay nila sa mga bata, every day, meron po silang morning and afternoon shift. Kada po shift, meron po silang pagkain ibinibigay.
So ngayon, ang swerte ng mga bata dahil ang merienda nila, spaghetti. Iba yung spaghetti nila. Yung keso! Keso all the way! Sir Peter, patunay na hindi hadlang ang lahi sa pagtulong sa kapwa. Sa dami ng kanyang natulungan, hindi na naiisip ng mga tao na isa siyang dayuhan, kundi isang miyembro na ng kanilang pamilya.